Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Reza, please, buksan mo na ang gate. Dasal-dasal ni Orlin habang kumakatok sa bahay ng kanyang kapitbahay. Ayaw kasi niyang maabutan siya ng kanyang ina na nasa harapan ng bahay ni na Reza. Malamang, igigisa siya nito sa sariling mantika at hindi siya titigilan sa katatanong kung anong kailangan niya kay Reza. Nabuhayan siya ng pag-asa nang makitang bumukas ang pinto sa loob. Isang lalaking matanda na ubod ng payat ang nakita niyang lumapit sa gate. Good morning ho, nandyan ho ba si Reza? Tanong niya. Nasa loob, pasok ka na lang daw. Nagulat siya dahil ipit ang boses nito na parang sa babae. Halika, tuloy ka. Sabi pa nito nang tuluyang mabuksan ang gate. Lalo niyang na-confirm na isa pala itong Darna na kumukumending ang mga balakang nito habang naglalakad. Mas maarte pa itong maglakad kaysa sa kanya. Nagulat siya nang pagpasok niya sa loob ng apartment ay tumambad sa kanyang isang batang babaeng nakahiga sa foam mattress na nakalatag sa sahig ng sala. Sa tansya niya ay naglalaro sa 2 o 3 taon ang edad nito. Nagkalat sa palikid ang iba't ibang klase ng laruan. Isang tingin pa lang niya sa bata, alam na niyang may diferensya ito. Nakabuluktot ang 2 siko ng bata na animoy naninigas. May bib na nakasabit sa dibdib nito. Dahil panay ang tulo ng laway. Payat na payat ang mga hita at binte. Naka-shorts at sando lang kasi ito, kaya kita ang tipo ng pangangatawa nito. Siya si Yasmin, anak ko siya. Napapidlag siya nang marinig ang boses ni Reza. Halatang bagong gising lang ito dahil bagong hilamos ang mukha nito na pinupunasan nito ng tuwalya. Hindi rin maayos ang pagkakatali ng buhok. Good morning, naistorbo ko yata ang tulog mo Reza. Pasensya ka na ha. Babalik na lang ako mamaya. Huwag na. Sayang naman ang punta mo kung aalis ka pa. Mag-usap na tayo. Nakangiting sabi nito. Lumapit ito sa foam at umupo sa gilid niyon. Nagpapadyak si Yasmin habang nakatitig sa ina nito. Kinalong ito ni Reza na parang baby. May cerebral palsy siya. Natagalan bago ako dinala sa ospital noong manganganak na ako. Kaya naubusan na raw ng oxygen ang utak niya bago ko siya nailabas. Hulaan mo kung ilang taon na siya. 2? 3? Panguhula niya. Magsi-6 na siya next month. Nagulat siya sa sinabi nito. The child was too small for her age. Hindi siya mukhang magsi-6, no? She's too small and too fragile for her age. Ni hindi siya nakakapagsalita. Mabuti nga ngayon parang nakikilala na niya ako kapag lumalapit ako sa kanya. Hindi niya malaman kung paano ito sasagutin dahil nabasag na ang boses nito. Wala sa hinagap niya na may malungkot na kwento ng buhay ang babaeng kaharap niya. Reza seemed bumbly. Hindi niya nahalata sa mukha nito na may pasan pala itong krus sa balikat. Lumabas uli ang bading mula sa loob. Amin na muna si Yasmin, pakakainin ko muna siya at paliligoan. Kinuha nito ang bata mula kay Reza. Duenet, kapitbahay natin si Orlin. Si Duenet, pinsan ko yan. Siya ang matyagang nag-aalaga kay Yasmin para makapagtrabaho ako. Sabi ni Reza. Hello Orlin. Hi. Maiwan ko muna kayo at isa-service deluxe ko pa ang alaga ko. Paalam ng bading. Sige. Sabi ni Reza. Sinundan pa nila ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa likod ng divider. I'm sorry. Aniya. Bakit ka nagsasorry? Napailing siya. Hindi ko akalain na may baby ka na pala. Sa tingin niya ay matanda lang ito sa kanya ng ilang taon. Maaga akong kumerengkeng. Mapait ang ngiting sabi nito. Gusto sana niyang itanong kung nasa ng ama ni Yasmin pero nahiya siyang ungkatin iyon sa 2 beses na pagkikita pa lang nila ni Reza. Baka isipin nito na sobra siyang chismosa. She could not offer her comforting words dahil baka lalo lang makadagdag sa nakikita niyang lungkot sa mukha nito ang anumang sasabihin niya. Ano nga palang sadya mo rito? Tanong nito maya-maya. Ano, yung tungkol sa trabahong sinasabi mo. Ang tagal mong hindi nagparamdam mula noong magkausap tayo.
Akala ko hindi ka na interesado. Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang mabanggit nito sa kanya ang tungkol sa playmates. Tinapos ko munang pasok sa school. Nag-try din ako mag-apply sa call center. Kaso, matagal pa yata bago ako magsimula. Kaya eto, nakapasyal ka na ba sa playmates? Hindi pa nga eh. Sandali itong nag-isip. Kung gusto mo, sumama ka sa akin mamaya para makita mo ang playmates. Kung sa tingin mo, keri ng powers mong magtrabaho bilang exotic dancer, ipapakausap nita. Kay Boss Bart, kapag natanggap ka, makakapagsimula ka na kahit bukas na bukas din. Sige, sasama ako sa'yo kung hindi masyadong abala. No problem. Usually, 7 o'clock ako umaalis dito. 10 pa naman ang show sa Playmates. Kaya lang, maaga akong pumapasok para makaraket pa sa mga early bird na customers. 10 p.m. talaga nagsisimula ang show, kaya maraming time para mag-prepare para sa dance routine. 2 naman ang umaga nagsasara ang Playmates. Kaya naman pala tulog pa ito ng ganoong oras. Alas 9 pa lang ng umaga, kaya sigurado siyang nagising lang ito dahil sa pagdating niya. Required ba na maghubad habang nagsasayaw? Alanganing tanong niya. Natawa ito. Naku, mga sabi-sabi lang yan, Orlin. Anyway, misconception lang yan ng mga tao na porke exotic dancers kami, may nudity na involved. Hindi kami nagpapakita ng laman, no? Sexy lang ang mga dance routines na isinasayaw namin sa stage. Pero never kami nagtanggal ng costume namin. Pasensya na. Akala ko kasi, marami talagang namamatay sa maling akala. Natatawang sabi nito. Disente naman ang playmates. Pero hindi ko itatanggi na umuulan din ng maraming indecent proposals galing sa mga parokyano. Pero depende na lang sa mga exotic dancers kung gusto nilang patulan yung mga ganong offers. Pero ako, sayaw lang talaga ang ginagawa ko. Nakikerry pa naman ang gastusin kaya hindi ko pa naiisip na mag all the way. Ewan ko lang din kapag nagkagipitan. Teka muna, ibig mong sabihin, kakagatin mo kahit na may involved na paghuhubad? Wala na akong maisip na gawain, Reza. Pag-amin niya, bumuntong hininga rin ito. Talaga namang matindi ang pangangailangan lang ang rason kung bakit pumapasok tayo sa ganoong klaseng trabaho. Naku, maraming malulungkot na kwento ng buhay sa mga kasamahan ko sa Playmates. Kagandahan lang nalilimutan mo lahat ang problema kapag nagtatanghal ka na sa entablado. Matatanggap kaya ako? Bakit naman hindi? May face value ka naman. Saka ang sexy mo. Teka muna, marunong ka bang sumayaw? Marunong naman. Marunong ka ng mga Maha Salvador na routine? Iyong medyo seductive? Tumango siya. Confident naman siya na kaya niyang sumayaw. Keri mo kaya na magsuot ng mga sexy costumes? Iyong medyo revealing. Plunging neckline, bikini cut na bottom, yung mga ganong costumes. Kakayani naman siguro. Nakakapag miniskirt at nakakapagsuot siya ng tube kapag gumigimik sila ng mga classmates niya. Teka muna pala, di ba sa exclusive school ka for girls ka nag-aaral? Yung pinapatakbo ng mga madre? Oo, sa immaculate nga ako pumapasok. Di ba mahigpit doon? Baka ma-expel ka kapag nakarating sa mga madre na nag-work ka bilang exotic dancer. Hindi naman siguro sila mapapasyal sa playmates. Pakwelang sagot niya. Sa bagay, natatawang sabi nito. Natahimik ito na waring nag-iisip na naman. Kung disidido ka talagang magtrabaho sa Playmates, pwede kong isuggest kay Bossing na magsuot ka na lang ng mask kapag nagpe-perform. Iyon na lang ang magiging trademark mo sa Playmates. Para kung sakali mang may maligaw roon na nakakakilala sa'yo, hindi makakapag-tuchu sa mga sisters sa school nyo. Mas okay ngayon kung papayag ang boss mo. Pero mas lamang na gusto kong pagtaguan ang mga kakilala ng mama ko kaysa sa mga sisters sa school. Hindi ka magpapaalam sa mama mo na sideline ka as exotic dancer? Tumango siya. Hindi kasi papayag yun. Kahit pa nga ang intention ko'y matulungan siya sa pagbabayad sa mga utang niya. Huwag mo na sanang mababanggit kay mama if ever. Para namang close kami ng mama mo. Sagot nito sabay hikab. Tutuloy na ako, Reza. Magkita na lang tayo siguro sa Playmates mamaya. Tatiming pa ako para makaalis ng bahay namin. Paano kapag nagsimula ka ng mag-work sa Playmates? Hindi mo naman pwedeng itago sa mama mo ang pag-alis mo sa gabi, di ba? Sasabihin ko na lang na sa call center ako nagtatrabaho at graveyard ang shift ko. Napag-isipan na niya kahit paano kung ano ang magiging hakbang niya sa mga susunod na araw.
Hindi naman na lumalabas sa gabi ang kanyang ina, kaya umaasa siyang wala siyang magiging problema. Medyo hindi ako convinced dyan sa plano mong paglilihim sa mama mo ng magiging work mo sa Playmates. Pero kung sa tingin mo iyan ang best option mo, susuportahan kita. Salamat. Tumayo na siya nang makitang naghikap ulit ito. Kukunin ko na lang pala ang cellphone number mo para text-text na lang tayo mamaya. Ibinigay naman ito ang number nito. Iparing mo na lang ako mamaya para masave ko rin ang number mo. Sige, matulog ka na uli, Reza. Huwag mo na akong ihatid sa gate. Magkita na lang tayo mamaya. Sige, mag-practice kang sumayaw ha, para pagharap natin kay Boss Bart mamaya, praktisado ka na. Huwag kang mahihiya kay Bossing dahil berde rin ang dugo nun. Hindi lang masyadong halata dahil disenteng bading siya. Okay, tutuloy na ako. Pasensya na uli sa abala. Matulog ka uli. Inihatid siya nito hanggang sa gate. Lumipat na siya sa apartment nila. Balak niyang mag-practice sumayaw sa harap ng salamin. Titingnan niya kung carry niya. Kapit sa patalim ka na, Orlin. Reza, napakabata naman itong kasama mo. Baka mamaya puntahan ako dito ng taga DSWD. Hindi na nagulat si Orlin na nagdududa ang boss ni Reza sa edad niya. Madalas talaga siyang mapagkamal ang menor dahil kinampus nga siya sa height. Nanood muna siya ng show ng mga exotic dancers bago siya nagpakita kay Reza. Nasa second floor pala ng Playmates ang malaking stage na pinagtatanghalan ng mga dancers na nakasuot ng mga bonggang costumes. Nakapag-desisyon agad siya na papasok siya roon bilang exotic dancer. Hindi kasi siya nabastusan sa show na nakita niya. Seductive lang ang mga dance routines pero carry ng powers niya. 19 na yan, Boss Bart. Sagot ni Reza. Bumaling ito sa kanya. Orlin, ipakita mo nga kay Bossing ang dala mong birth certificate. Inilabas niya mula sa dalang organizer ang photocopy ng birth certificate niya. Mabuti na lang at na-text ni Reza sa kanya na magdala siya ng ilang documents dahil baka nga magduda ang boss ito sa edad niya. Bukod kasi sa kaliitan, baby face pa siya kaya mukha siyang minor de edad. 2002 ka ipinanganak, so ibig sabihin, 19 ka na nga. Sabi ni Boss Bart habang pinapasadahan ito ng tingin ang iniabot niyang papeles. Mukha ka kasing 14. Maliit po kasi ako, sir, kaya napagkakamalang high school student na nga ng mga ibang nakakakilala sa akin. Sagot ni Orlin. Ibinalik nito sa kanya ang birth certificate niya. Pinasadahan siya nito ng tingin. Sa bagay, kahit naman maliit ka, talaga namang pak na pak ang iba mong aset. Alam niyang ang dibdib niya ang tinutukoy nito dahil doon nakafocus ang mga mata nito. Hindi naman siya nailang kahit na obvious ang ginagawa nitong paghagod sa katawan niya dahil nahalata agad niya na totoo ang sinabi ni Reza na bading ito. Masyado itong finesse kung kumilos at magsalita. Marunong ka bang sumayaw? Pwedeng makahingi ng sample performance? Nang e-encourage ang tinging ibinigay ni Reza sa kanya kaya tumayo siya at nagsimulang sumayaw. She closed her eyes and imagined that she was on stage. Senaryoso niya ang pagsasayaw kaya naman nang huminto siya ay pinalakpakan siya ng audience niya. Pwede! Nasisihang sabi ni Boss Bart. Huwagi ka sa rekomendasyon mo, Reza. Sana lang ay matagal ito rito. Iyong bagong pasok na irekomenda ni Ivy, okay rin sana. Kaso, pinagbabaril naman sa harap ng bar kaya napilitan akong payagang umalis kahit na napamirma ko na ng kontrata. Ibig sabihin, tanggap na si Orlin rito, Boss Bart? Tanggap na tanggap na. Pwede ka na bang magsimula bukas? Tanong nito sa kanya. Pwede ho? Walang kemeng sagot niya. Mas mabilis siyang magsisimula, mas maganda para maging komportable agad siya sa trabaho niya. Manood ka muna para malaman mo ang galawan dito sa loob. Ikaw na lang ang ipapadala ko sa stag party sa Sabado. Gusto ng mga clients ng bagong mukha, kaya ikaw ang ipapadala ko. Stag party? Alanganin bumaling siya kay Reza. Wala itong nabanggit sa kanya tungkol sa stag party. May mga clients dito na nagre-request ng babaeng sasayaw sa mga stag party. Iyon tipong naka-costume ka, tapos lalabas ka mula sa isang malaking box. Hindi ba delikado yun? Kinakabahang tanong niya. Huwag kang mag-alala kasi may kasama ka namang bouncer doon dito sa Playmates. Saka alam naman ng mga clients na mayroon tayong no-touch policy. Kapag may humawak kahit sa dulo ng daliri mo habang nagsasayaw ka, may passes ka na para mag-walk out.
Tumingin siya kay Boss Bart para kumpirmahin ang sinabi ni Reza. Tumango ito. Kapag may humawak sa'yo, you can walk out of the room, Ordin. Kumpleto pa rin ang bayad sa'yo, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sabi nito. Wala namang kaso ng pilitan sa mga ganoon? Tanong niya. Gusto niyang malinaw ang lahat. May pilitan. Pero nasa iyo na yun kung bibigay ka. Basta ang kontratang pinirmahan ng playmates with a client, sayaw lang talaga. I don't encourage my dancers to go all the way with the customers. Nasa kanila na yun kung aagree sila sa akin. 10K ang maliwanag na kita kapag sumayaw ka sa stag party, Orlin. Kaya huwag kang tumanggi. Malaking tulong din yun sa problema mo. Sabi ni Reza. Parang nakarinig siya ng tunog ng binuksang cash register sa sinabi nitong halaga. Malaking halaga iyon para sa isang gabing pagsasayaw. Safe naman, di ba? Safe na safe. Paniniyak nito sa kanya. Sakalang siya pumayag. Ano naman kasing trabaho ang magbibigay sa kanya ng 10,000 sa isang gabing pagsasayaw lang? No touch policy. Isiniksik niya iyon sa isip niya para huwag niyang makalimutan. Ikaw na ang bahalang mag-orient kay Orlin tungkol sa routine niyo, Reza. Tutal, ikaw naman ang mentor niya kapag magsasayaw na siya. Kaya ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Yes, boss. Natatawa ang sagot ni Reza. Boss, may request po si Orlin. Kung pwede lang naman po. Ano yun? Kung pwede raw na magsuot siya ng mask kapag nagpe-perform siya. Alam mo naman, kolehiyala, baka ma-expel sa school kapag may nakakilala sa kanya. Paliwanag ni Reza. Walang problema. Mas maganda nga yun para may pa-suspense naman sa ating mga customer kung ano bang itsura ng babaeng sumasayaw sa kanilang harapan. Thank you, sir. Sabi niya. You're welcome. Sana magtagal ka talaga rito. Lalabas na kami, boss. Ipapakilala ko si Ordin sa mga kasamahan namin. Tumayo na rin siya nang makitang tumayo na si Reza. Magkasabay silang lumabas ng opisina ni Sir Bart. Bago nila marating ang pintuan ay tinawag ni Sir Bart si Reza. Huwag mo lang tuturuang manapak ng customer yung si Orlin, ha? Pahabol na bili nito. Yes, boss. Natatawang sagot ni Reza. Nananapakan ng customer? Curious na tanong niya kay Reza nang tuluyan na silang makalabas ng opisina ni Sir Bart. Tumango ito. Makulit eh. Sinabi nang hindi ako sumasama sa customer. Inabangan pa ako pagkasara ng playmates. Ginumbag ko nga. Buti hindi ka pinatulan. Eh di nakatikim sana siya ng mas matinding sapak. Nag-aral ako ng self-defense para naman hindi ako maagrabyado, no? Mulat ang mata ko sa pinasok kong trabaho, kaya inihanda ko talaga ang sarili ko sa mga ganoong hassle. Kaya sana, ganoon ka rin, Orlin. Huwag kang papalamang kahit na disente ang playmates. Hindi pa rin maiwasang may lokolokong customer na naliligaw rito. Sila ang dapat mong paghandaan. Tatandaan ko yan, sagot niya. Halos mabingi si Orlin sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Masyado kasi siyang ninenerbiyos. Nasa loob siya ng isang malaking kahon at hinihintay ang signal kung kailan siya lalabas sa kahon. Sa Pontefino Hotel, ginanap ang stag party. Iyon ang baptism of fire niya. Ninenerbiyos siya dahil ang initiation niya ay ang pagsasayaw sa labas ng playmates. She was wearing a pony costume. Katulad ng ipinagpaalam niya kay Boss Bart, nakasuot siya ng isang itim na maskara na tumatakip sa halos kalahati ng mukha niya. Hindi siya magkaintindihan dahil maya't maya ay inaayos niya ang kanyang maskara. Ayaw talaga niyang may makamukha sa kanya ng ibang tao. Siya mismo ang pumili ng piyasang sasayawin niya sa suhestyon na rin ni Reza. Mas magiging komportable raw kasi siya sa pagsasayaw kung gusto niya ang piyasang isinasayaw niya. Lumabas siya mula sa malaking kahon nang marinig ang lyrics na hudyat ng pag-a-appear niya sa mga bisita sa stag party. Nagsigawan ng mga lalaking naroon nang lumabas siya mula sa malaking kahon. Mabilis niyang pinasadahan ng tingin ang mga kalalakihang naroon. She wanted to assess them. Nakaramdam siya ng panic nang makitang wala sa loob ng suite ang kasama niyang bouncer na si Jojo. Ang usapan nila ay hindi ito aalis para mabantayan siya. Ang sexy naman ang laman ng regalo para sa'yo. Panalo! Hiyaw ng isa sa mga naroon. Ang galing gumiling. Nagtayngang kawali lang siya sa mga isinisigaw ng mga naroon. 12 kalalakihan ang nasa loob ng suite. All of them were standing and shouting. Parang mga nakawala sa koral ang mga ito sa labis na ingay.
hinanap ng mga mata niya ang groom-to-be. Natagpuan naman agad niya ito dahil binulungan na siya ng kasama niyang bouncer kanina kung ano ang suot nito. Humakbang siya palapit dito. Ito ang star of the night, kaya ito nga handungan niya ng sayaw. Her mission was to excite the groom-to-be ay mabuhay ang dugo nito para sa nakatakdang honeymoon nito. Nag-alangan siyang lumapit sa lalaki nang makita kung paano ito tumingin sa kanya. Kulang na lang ay tumulo ang laway nito habang nakatitig sa katawan niya. He was looking at her bosom in particular. Hapit na hapit pa naman ang costume niya sa bandang dibdib kaya naipit ng husto ang boobs niya. Mas naging malaki tuloy iyong tingnan kaysa sa actual size. Lumapit ka na Orlin para matapos na ang kalbaryo mo. Kahit na naihanda na niya ang sarili sa pinasukan niyang trabaho, iba pala talaga kapag actual na ang lahat. Wala naman kasing sumipol, sumisigaw at nangangantsaw na mga lalaki kapag nagre-rehearse siya ng kanyang sayaw. All of those factors made everything different. Mahirap pala talaga ang trabahong pinasok niya. She walked towards the groom-to-be. Tiniis niya ang ilang obscene words na narinig niya mula sa bibig ng mga lalaking nadaanan niya. Tuloy lang siya sa pagsayaw habang naglalakad. Tiis lang, Orlin. Magtiis ka lang para sa 10,000 pesos. Nagkaroon siya ng inspirasyon nang maalala kung magkano ang kikitain niya sa pagsasayaw sa harap ng mga lalaking iyon. Huminto siya sa harap ng groom-to-be. Hindi na lang niya pinansin ang paglabas-masok ng dila nito habang tila hayok na nakatitig sa kanya. She started swaying her body downwards. It was part of her seductive dance routine. Pero nang umangat siya mula sa pababang pagsasayaw, ay biglang dinakpan ng lalaki ang dalawang dibdib niya. Naramdaman pa niyang pinisil nito ang malusog na dibdib niya. Naghiyawan pa ang mga lalaking naroon. Inulit pa ng groom-to-be ang ginawa nito na lalong nagpalakas ng kantsawan. That was it. Bigla siyang tumigil sa pagsasayaw kasabay ng pagdabig sa kamay nito. Wow! Ito ang gusto ko sa babae. Palaban. Sabi pa nito. Inilapit pa nito ang mukha sa leeg niya at dinilaan lang. Tigilan mo nga kung manyakis ka. Pasigaw na sabi niya. Sabay atras palayo rito. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Diba? Iyon naman ang trabaho mo. Ang i-entertain ang mga manyakis na gaya ko. Sabi nito. Pinigil niya ang sariling sumagot. She was ready to walk out of the room nang maramdaman niyang may humila sa buhok niya. Napag-ibig siya nang maramdamang hinila ang buhok niya bago pa man siya makalabas ng pinto. Pare, tama na yan. Huwag ka namang manakit ng babae. Akala ko ba, for fun lang ang stag party na to. Nabuhayin siya ng pag-asa nang marinig ang boses na iyon. Uso pa pala ang gentleman sa ganoong event. Naramdaman niyang nawala ang kamay na nakasabunod sa buhok niya. Huwag kang ang KJ Richmond, sabi ng isang lalaking naroon. Huling gabi na ni Fred ngayong araw na ito as a bachelor. Hayaan na natin siyang mag-enjoy. Hahayaan natin siyang mag-enjoy kahit na binabastos siya ang babae? Napatingin siya sa lalaking nagtatanggol sa kanya. Nakatalikod ito kaya hindi niya nakita ang mukha nito. All she could see was that he was tall. Well-built ang pangangatawan nito. Ang ganda ng puwitan niya. Piping komento niya nang bumaba ang mga mata niya sa ibabang bahagi ng katawan nito. Back off, Rich! Hiyaw ng groom-to-be rito. Lasing ka na, Fred. Magpahinga ka na. Lumayas ka sa stag party ko, Richmond. Hindi maganda yung ginagawa mo. Nakakasira ka ng gabi. Okay. Itinaas ng lalaking tinawag na Rich ang dalawang kamay tanda ng pagsuko. Umaho ng protesta sa dibdib niya. Ayaw niyang umalis ito roon. I'm going, but I'm taking her with me. Pagkasabi niyon ay pumihit ito paharap sa kanya. Sakalang niya nabistahan ang mukha nito. Guwapo ito, kamukha ni Daniel Padilla. Nakita na niya sa personalang aktor dahil napaka-jologs nilang dalawa ni Clarissa at sinugod ang molter nito noong may ipapalabas itong pelikula. Parang tinatambol ang dibdib niya habang nakatitig dito. Nakalimutan na rin niya ang kasalukuyang sitwasyon habang nakatitig sa guwapong mukha nito. Hindi mo siya pwedeng isama, Rich. Hindi ikaw ang ikakasal. Ako, kaya hindi ikaw ang dapat sayawan ng babaeng iyan, kundi ako lang. Galit na sabi ni Fred. Walang tigil ang satsat ng bastos na groom-to-be. Inaawat na ito ng dalawang lalaki na kasama rin nila.
Magpahinga ka na, Fred, para hindi ka mukhang ngarag sa kasal mo bukas. Sabi ni Richmond, kapag Juan ay bumaling ito sa mga naroon. Mga pare, time to go home. Tapos na ang palabas. Ano ka ba, Richmond? I want to fuck that pony. Come on, man. Huwag ka namang KJ. Kasama sa bayad ang serbisyo sa kama ng babaeng iyan. Let's go. Sabi ni Rich na parang walang narinig. Hinawakan pa nito ang kamay niya nang hindi siya matinag. Baka naman ikaw may gustong maka-score sa babaeng iyan. Aba, ay huwag namang sakim, pare. Baka nga kaya niyang pagsasabayin tayong lahat dito. Yan ang trabaho niyan eh. Umakyat sa ulo niya ang lahat ng dugo niya sa katawan. Lumapit siya sa lalaking nagwawala pa rin sa pagkakahawak ng dalawang bisita nito sa stag party. Bawiin mo ang sinabi mo. Matapang na sabi niya. Bakit ko babawiin? Eh, totoo naman. Kunwari ka pang pakipot. Nagpapataas ka lang siguro ng presyo. Willing ako magbayad kahit magkano. Basta, paligayihin mo lang ako ngayong gabi. Inilabas-masok na naman ito ang dila. Tumayo yata ang lahat ng balahibo niya sa sobrang panidiri dito. Kawawa naman ang bride-to-be mo. Hindi alam kung anong klaseng lalaki ang pakakasalan niya bukas. Ipagdarasal ko na sana matauhan siya para huwag matuloy ang kasal niyo. Pumalatak na sabi niya. Makakapag-asawa siya ng baboy na nakakatawang tao lang. Ang yabag mong magsalita ah. Ano bang klaseng trabaho mayroon ka? Huwag kang magmalinis dahil trabaho mo ang magputa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at ubod lakas niyang sinapak ang lalaking bastos. Wala siyang pakialam kung mawalan ito ng malay sa lakas ng kanyang sapak sa lalaki. Kung ito ang dahilan para mawalan siya ng trabaho, ay tatanggapin niya. Trabaho ko ang magsayaw, pero hindi kasama sa job description ko ang i-entertain ang mga bababoy na gaya mo. Kaagad siyang tumalikod at dalidaling lumabas ng kwarto. Para siyang kasali sa Marathon Olympics sa bilis ng kanyang galaw. Wala siyang pakialam kahit pa pinagtitinginan siya ng mga nakakasalubong niya. Ramdam niya ang panginginig ng kalamnam niya sa pagtitimpi ng galit. Gusto niyang balikan ng bastos na lalaki at murahin iyon mula ulo hanggang paa. Hayop talaga, ang kapal ng muka. Pagbubusan niya habang pinipindot ang boto ng nakasarang elevator. Ilang floors pa bago iyon makarating sa kinaroroonan niya at pilit pinakalma ang sarili. Miss, lumingon siya sa nagsalita. Bahagya siyang nakalma nang makilala na ang lalaking tagapagtanggol niya ang sumunod sa kanya. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko. Miss, lasing na kasi, sabi nito. Lasing ka na rin, di ba? Tanong niya rito. Namumula ang mukha nito, tanda na may tama na rin ito sa inainom na itong alak. Medyo, sagot nito. Pero hindi ka katulad niyang bastos. Salamat nga pala sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Kaya hindi pwedeng maging dahilan ang kalasingan para maging bastos ang isang tao. Sadya lamang na may mga lalaking parang demonyo sa kabastusan, lasing man o walang inom. At isa na roon ang kaibigan mo. Ilang sandali itong tila natulala sa pagkakatitig sa mukha niya. Napatitig din tuloy siya sa mga mata nito. Ang guwapo talaga ng lalaking ito. Piping komento niya. Nang matauhan ay hinubad ni Richmond ang suot nitong coat pagkatapos ay iniabot sa kanya. Isuot mo ito para hindi ka naman masyadong maging takaw pansin sa lobby pagbaba natin mamaya. Sabi nito. Sakalang niya na-realize na nakasuot pa rin siya ng pony costume niya. Kaya naman pala parang hinahanginan ang kanyang hita. Ibinigay niya kanina kay Jojo ang damit na pamalitsana niya bago siya pumasok sa malaking kahon. Bigla niyang naalala ang bouncer na nawawala. Kaya wala rin siyang damit na pamalit sa costume niya. Malinis yan. Bagong labayan. Amoy downy pa nga eh. Sabi ni Richmond. Pakwela pang inamoy nito ang magkabilang kilikili nito. Napangiti naman siya sa pag-e-effort nito na mapasuot sa kanya ang coat. Eksaktong naisuot niya iyon nang bumukas ang elevator. Takaw pansin pa rin siya dahil naman sa suot niyang maskara. Magkasabay silang pumasok sa loob. Ako nga pala si Richmond Olivar. Pakilala nito nang nasa loob na sila. Inalis niya ang suot na maskara bago nagpakilala rin dito. Orlin Cabases, sabi niya. Hindi niya maintindihan kung matutuwa siya sa nakikitang pagkatulala ng lalaki nang tanggalin niya ang maskarang suot. Parang kinakabisan nito ang bawat detalye ng kanyang muka.
Himalang himala, hindi siya nakaramdam ng animong inis o galit sa lalaking titig na titig sa kanyang muka. Para itong natauhan na bumukas ang elevator, hudyat na nasa ground floor na sila. Hindi siya iniwan nito kahit nang lumabas siya ng hotel. May susundo ba sa'yo? Tanong nito. Hindi ko nga alam kung nasan ang kasama ko kanina. Magagrab na lang siguro ako. Sagot niya. Grab? Sa itsura mong yan? Umiling ito. Hintayin mo na lang ako rito. Ako ang maghahatid sa'yo. Bago pa siya makasagot, ay nawala na ito sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang minuto, isang pulang Honda Accord ang huminto sa tapat niya. Si Rich ang nakaupo sa driver's seat. Halika na, ihahatid na kita kung saan ka man pupunta. Sabi nito. Luminga muna siya sa paligid sa pagbabaka sakaling makita pa si Jojo. Pero wala ni Anino ng tarantadong bouncer. Dalawang foreigners ang dumaan sa tapat niya at tumitig sa hita niya. What's with the costume? Tanong ng isa sa kanya. Mabilis na tumakbo siya papunta sa nakaparadang sasakyan ni Richmond. Pumasok siya at umupo sa tabi ng driver's seat. Saan kita ihahatid? Humihingal na nilingon niya si Richmond. Masama ang tingin nito sa dalawang foreigner na hinabol pa siya ng tingin. Sa playmate, sa balagtas. Nararamdaman niya ang galit sa katauhan ng lalaki para sa dalawang foreigner. Kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon at baka mapababag pa ang lalaki ng dahil sa kanya. Hindi pa ba tayo aalis? We're going, sagot nito. Saka pa lang nito pinaandar ang kotse. Malayo nang itinatakbo ng sasakyan ang magsalita uli ito. Ilang taon ka na, Orlin? 19, sagot niya. Sandali siyang nilingon nito bago ibinalik uli ang concentration sa pagmamaneho. Totoo bang 19 ka na? Tanong uli nito mamaya-maya. Pwede kong ipakita sa iyo ang birth certificate ko kung ayaw mong maniwala. Mukha kang bata. Iisipin ko na lamang na pinupuri mo ako dahil mas bata akong tingnan kaysa totoong edad ko. Hindi ko na lang iisipin na pandak talaga ako na ninalalait mo lang. Paano ka napunta sa ganyang klaseng trabaho? Mahabang kwento. Bumuntong hiningang tugon niya. Mahaba ang magdamag at handa akong makinig. Nakakahiya naman sa'yo. Baka mainip ka lang sa kwento ko. Tandaan mo, ngayon pa lang tayo nagkakilala. Sige, palalampasin ko ang gabing ito. Pero sana naman sa susunod na araw ay pagbigyan mo ko. Bakit? Ang ibig sabihin ay magkikita uli sila pagkatapos ng gabing iyon. Parang tinambol ang dibdib niya sa naturang isipin. Hala mga kafelisidad, napasabak na nga sa pagiging exotic dancer si Orlin. Pero kahit malinis sa mang trabaho ang pagsasayaw, meron talagang lalaking bastos at manyakis. Mabuti na lang, andoon si Richmond Olivar, parang knight in shining armor na handa talaga siyang ipagtanggol kahit pa kaibigan niya ang nambabastos kay Orlin. Pero kinikilig ako mga kafelisidad, mukhang hindi matatapos ng gabing iyon ang pagkakakilala ng ating mga bita. Abangan! Magandang buhay po mga kafelisidad! Pakitulungan din po ang Rosalinda Channel, kagaya po ng suporta ninyo sa felisidad. Hinihingi po namin na makikilangbing din po ng like, subscribe, and watch kay Rosalinda na anak ni Felicidad. Maraming maraming salamat po. Keep safe and God bless po sa ating lahat.